PBS Pupils, welcome po sa ating weekly Chapel Hour. Hello, kumusta po ang bawat isa sa inyo? I hope na ang bawat isa po ay in good condition, safe, and meron pong good health. Ayan. And before we start po sa ating Chapel Hour, please don't forget to comment down your name and grade for your attendance this Friday. Check po yan ang bawat advisor. Okay, so now let's proceed po sa ating Chapel Hour. And sa pagsisimula po natin, ay tinatawag ko ang Taong Bahay Kids to lead us the action song. Ayan, sumabay po tayo ha upang ma-ready po natin ang ating sarili sa pakikinig mamaya ng salita ng Diyos. Okay, now, let's have our singing time! Good morning, TBS. Good morning po sa inyong lahat. So ngayon po, dumako naman po tayo sa ating sharing of prayer requests. So here's the list po ng ating mga prayer requests
o mga dapat na ipanalangin. So, una po dyan ay ang ating pastors and missionaries sa loob at labas man yan ng ating bansa. So, kailangan natin silang ipag-pray, nabigyan sila ng courage to share the Word of God and also para sa mga pangangailangan nila. Pangalawa po ay ang ating mga leaders, ating president down to barangay kagawad, na bigyan sila ng wisdom and knowledge para sa mga gagawin nila at para mailid po tayo ng maayos, mga decision makings. And of course, kailangan din natin ipag-pray ang ating mga medical frontliners, ating mga kapulisan at mga kasanduluhan. Pag-pray po natin sila na bigyan sila ng lakas at protection sa kanilang trabaho. At pag-pray din po natin ang COVID victims para sa kanilang kagalingan. At pag-pray din po natin ang effectiveness ng COVID-19 vaccine para tuluyan na pong matapos ang nararanasan nating pandemic. And of course, we need to pray for wisdom and knowledge para sa mga nag-aaral, sa mga nagtatrabaho sa ating lahat. Okay? And also, we need to pray for our parents and loved ones sa na nagtatrabaho dito man sa bansa natin o sa ibang bansa. Yan, pag-pray din po natin ang salvation for lost soul. Yan, na someday ma-realize nila na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Pag-pray din po natin ang RHS result for grade 6 students na kung ano man po ang will ni God para sa kanila, yun po yung masusunod. So, yan po yung mga prayer request natin na I hope isama nyo sa inyong mga panalangin araw-araw. So, yan po. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy lang kayong makinig. So, may mga prayer request, just comment down below your prayer request para maisama natin sa ating prayer request next week. So, goodbye! Ayan, magandang umaga sa inyong mga bata.
Parang magandang umaga po sa mga nanonood sa kanilang tahanan. Maraming salamat sa pagsama niyo ulit sa ating Chapel Hour ngayong Sunday. Ngayon sa ating pagsisimula, bago tayo gumawa pa ng iba pa tayo muna yung manalangin sa Panginoon. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw to na pinagkaloob niyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat, paggagabay niyo po at pagmamahal niyo po sa amin. Ngayon, Panginoon, sa paglapit po namin sa iyong presensya, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at naway sa aming mapupulot ang aral ngayon, Panginoon, na ito'y magamit po namin sa araw-araw. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo nagpagligtas. Amen. Okay po. Sa ating pag-aaralan ngayon ay simple lamang ho, ito'y kwento ng isang tao ng Diyos na ginamit niya sa kanyang ministeryo. Ang pangalan niya ay si Noah. Ngayon ho, si Noah ay isang matapat na tao sa Panginoon. Nung siya lamang ho sa kanilang panahon ay si Noah ay isang taong sumasamba sa Diyos. Ang lahat ay galit sa at suwail sa Diyos. Isang araw, nagsabi ang Diyos ng isang bagay na nakakasindak. Sinabi niya ito kay Noah. Ngayon, ang sabi ho dito ng Panginoon kay Noah ay sisirain niya ang masasama sa mundong ito. Ngayon, ito'y kinagulat ni Noah. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanya, ngunit ang iyong pamilya lamang ang maliligtas. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya na magkakaroon ng isang malaking baha na ito ang ibabalot sa buong mundo. At ang utos ng Panginoon sa kanya ay gumawa ng isang malaking arka na yari sa kahoy na kung saan kasya ang kanyang pamilya at marami pang hayop. Ngayon ang Panginoon ay nagbigay sa kanya ng sukat ng kung ano dapat ang itsura ng gagawin niyang arka. Ngayon, habang si Noah ay gumagawa ng arka, ay maraming tao ang pumapalibot sa kanya, tinuturing siyang isang baliw. Dahil kailanman hindi pa sila nakakita ng baha, hindi pa sila nakaramdam ng ulan at bagyo. Ngunit dahil sa ginagawa ni arka, siya ay kinukutya ni Noah ng arka. Ngunit siya ay nagpatuloy at sinabi sa mga tao ang tungkol sa Diyos. Ngunit ang kasamaang palad, walang nakinig sa kanya. Malaki ang tiwala ni Noah sa Diyos. Naniwala siya sa Diyos na kahit hindi pa naulan kahit kailan, ay ito'y ginawa niya at sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. Nang natapos ang barko, handa na itong lagyan ng mga pangangailangan. Ito'y pinuno ni Noah ng maraming mga pagkain na kayang tatagal sa kanila ng matagal na panahon. At doon, tinapos ni Noah lahat ng mga kanyang natapos. At nang siya'y natapos sa kanyang mga gagawin, ay biglang may dumating na mga hayop. Ito'y dinala ng Diyos ang 7 pares sa bawat uri ng hayop at 2 pares sa ibang uri. Ayun ang ginawa ng Panginoon, 2 pairs bawat animals, isang lalaki, isang babae ang sumakay sa arka. Mga malalaki at maliliit na ibon at hayop ay pumasok na sa arka. Ngayon, marahil kinukutya ulit si Noah ng mga tao habang pinapasok niya ang mga hayop sa barko. Hindi sila huminto na sa kanilang mga masamang gawain. Hindi sila nagtanong kung maaari kayang makapasok sa barko. Ngayon, lahat ng mga hayop at mga ibon ay nasa barko. Pumasok kayo sa barko. Inaanyahan ng Diyos si Noah. Kayo at ang iyong sambahayan. Ngayon, si Noah at ang kanyang anak, ang kanyang asawa, at ang tatlong anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay pumasok sa arka. At sinara ng Diyos ang arka. Ngayon, pagkasara ng Diyos ng arka, ay biglang dumating ang ulan. 40 araw na bumuhos ang malakas na ulan. Bumaha sa lahat ng mga lungsod at mga nayon. Nang huminto ang ulan, ang mga kabundukan ay inapawan ng baha at lahat ng mga may hininga ay namatay. Dahil sa hindi nila pakikinig kay Noah, tumahas ang tubig, bumaba ang ulan at maraming namatay. Lumalim ang baha sa lumutang na barko.
Marahil sa loob ng barko ay madilim, matatag at nakakatakot, matagtag at nakakatakot. Ngunit ang barko na silong ni Noah, nang matapos ang limang buwan ng pagbaha, nagpadala ang Diyos ng tuyong hangin. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat, ngunit nanatili si Noah sa loob ng 40 araw, habang ang baha ay unti-unting bumaba. Pinalabas ni Noah isang uhak at isang kalapate. Sa pagbukas ng bintana ng barko, hindi nakakita ng tuyong lupa ang kalapate, kaya't ito ay bumalik sa barko. Nang dumating ang isang linggo, pinalabas muli ni Noah ang kalapate. Bumalik ang kalapate na may dalang dahon ng olibo sa kanyang tuka, at sumunod na linggo, alam na ni Noah ang lupa ay tuyo, na sapagkat umalis ang kalapate at hindi na ito bumalik. Sinabi ng Diyos na panahon na upang ang lahat ay lumabas ng barko. Kaya't ang lahat, si Noah at ang kanyang pamilya at ang mga hayop na lumabas na sa barko, malaki ang pasasalamat ni Noah. Gumawa siya ng altar at nagsamba sa Diyos na nagligtas sa kanya at ang kanyang pamilyang malak sa malaking baha. Ngayon ho, gusto kong makita natin ang simpleng aral sa buhay ni Noah. Sa kanyang simpleng pagsunod sa Panginoon, na kahit akala ng mga tao ay siya ay nababaliw upang gawin lang ang gusto ng Diyos. Alam nyo, ang pinakamaganda ko dito, siya ay iningatan ng Panginoon. Sa simpleng pagsunod niya sa Panginoon, siya ay nakakita ng isang napakalaking mirakulo sa kanyang buhay. Nakasama sana siya sa malulunod, pero dahil sumunod siya sa Panginoon, ito ang nagdaan sa kanyang kaligtasan. Alam nyo, pagsunod lamang ho, obedience ang tanging sagot sa mga yan. Mga bata, alam nyo, sa pagsunod nyo sa inyong magulang, hindi kayo mapapahamak. Sa pagsunod nyo sa inyong magulang, marami kayong aral na matutunan. Sa pagsunod nyo sa inyong magulang, alam nyo, magiging masaya ang Diyos. Dahil ang pagsunod sa magulang ay parang pagsunod din sa Diyos. Sinabi ng Bible, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Sana gawin ho natin yan. At maging aral sa atin ang buhay ni Noah, na siya'y sumunod sa Panginoon. Kaya dapat ako ay susunod din sa Panginoon at susunod din sa aking mga magulang. Yan lamang ho ang simpleng kwento at aral na kailangan nating matutunan ngayon. Sana ho may napulutan tayong aral na ito'y magagamit natin sa ating araw. Tayo manalangin. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat ho sa munting aral ng pagsunod. Katulad ho ng ginawa ni Noah, ang miramang po ay tulungan niyong sumunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po sa lahat. Ingatan niyo po kami sa araw-araw, at binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo, tagapagligtas. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, at tayo po ay mag-ingat. Thank you.